Si Mama. Natutulog pa eh. Si Mang Ipeng. Natutulog pa din. Magkatabi nga silang natutulog eh. Magkatabi sila? Gagawa tayo ng inumin na pagkaininom ni Esmeralda, lalong hihina ang katawan niya. Pagkatapos, makakatakas na tayo. Mga panloloko! Nagkabalikan na po kayo? Hindi, no? Pasensya ka na, Ante. Dahil ikaw ang ina ni Alice, ikaw ang sasalo ng lahat ng galit ko sa kanya. Masaya ako at nakabalik ka na. Ako din po. Tay. Ako lakad ng lakad dito, pero parang wala naman akong pupuntahan. Huh? Walang signal dito. Bullshit talaga yung Alice na yun eh. Si Nina na nga yung date namin na Ace, tapos ngayon nandito pa ako sa godforsaken lugar na to. Goodbye! I hate Alice. I hate Esmeralda. Galit na galit talaga ako sa mga makukulam na yun! Mami! Esmeralda! Dito pa rin pala ako. Akala ko nakaalis na ako. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako dito! Gusto ko na umuwi! Gusto ko na umuwi! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Dito si Aiden, Deng. Alam ko, tutulungan niya ako. I know she will. Hindi ako magugutom ng ganito. Hindi ako maupo sa lupa. Alam ko, tutulungan niya ako eh. Kahit na siya yung totoong ina ni Alice, alam kong tutulungan niya ako. Ending. Sana nandito ko ngayon. Sana matulungan mo ako. Kasi ayoko na mag-isa dito eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Okay na ako. Pagkatapos makapagpahinga, yun lang naman ang kailangan ko para makabawi ng lakas. Matampansin ko lang. Bakit kaya na yung bukod tanging nanghihina kapag gamit yung dignum? Eh si Alice naman, nung ginamit yun, di naman siya nagkaganyan, ha? Pero bakit nga ba sa tuwing ginagamit ko ang kapangyarihan ng dignum, nanghihina ako? Pero nung si Alice, hindi naman. Ginawa ko naman ang lahat. Nakuha ko naman itong dignum. Nagamit ko pa nga si Alice para pagganahin ito. Pero pakiramdam ko, may kaiba sa dignum na to. Ano ang ginawa ni Tandang Alicia sa dignum na to para kay Alice? Alam ko may alam ka, Matilda. Sabihin mo sa akin. Magsalita ka. Ano ang kakaibang ginawa ni Tandang Alicia sa dignum na to para kay Alice? Ah,
ayaw mo magsalita. Tim, dalhin siya sa kabilang kwarto. Ikaw, bantayan mo sila. Esmeralda! Esmeralda! Ano gagawin niyo sa asawa ko? Pakawalan niyo siya! Huwag niyo siyang sasaktan! Tumigil ka, higpit ang kulalo yan. Esmeralda, ako na lang. Saktan niyo. Huwag na ang asawa ko. Kulit! Matilda! Sabihin mo sa akin kung anong klaseng dignum ito. Ayaw mo? Tim, pakawala na ang mga langga. Matigasan sa akin. Pwes, tingnan ko lang kung paano ubusin ang mga langgam ang binti mo. Anay ko! Esmeralda, parang mo nang awa. Tama na. Wala talaga akong alam. Ano na kaya ang ginagawa nila sa asawa ko? Wala ka ba talagang alam dun sa sinasabi ni Esmeralda? Hilario, kung meron akong alam, di sana nagsalita na ako. Gugustuhin ko ba naman na saktan pa nila tayong lahat? Baliw na talaga dun si Esmeralda. Kung ano-ano na ang pinagsasabi. Pero paning mag-isip ka pa rin, ha? Baka sakaling may nasabi sa'yo si Nanay Alicia noon. Bakit? Naaalala ko lang na may nabasa ako na isang lumang libro mula kay Dandang Alicia. Dito niya isinulat ang lahat ng nalalaman niya. May naaalala ko tungkol dun sa isang nabasa ko dun sa libro. Tungkol dun sa isang bato na ginawa niyang mas higit at mas magaling kaysa dun sa dignum na hawak niya. At ito ay ibibigay niya sa magiging tagapagmana niya. Ano ang tungkol dun sa bato? Nawala siyang balik. Kung sino man yung makakuha sa kanya, yun lang ang magmamay-ari sa batong ito. At walang balik, walang magiging epekto doon sa kung sino man ang makakakuha sa kanya. Walang balik, ibig sabihin, pag ginamit ni Alice to, walang mangyayari sa kanya? Wala. Eh bakit si Esmeralda nang hihina? Parang masama ang epekto sa kanya ng bato. Dahil nga, isa lang ang kikilalanin itong may-ari. At yun ay kung sino man ang makakakuha sa kanya. At si Alice yun. Ngayon, kung magagamit ito ng ibang tao na hindi nagmamay-ari sa kanya, yung taong yun ay maaring magkasakit, manghina, o kaya tuluyang mamatay, kagaya ng nangyari kay Chang Alicia. Ganun pala. Dahil hindi si Esmeralda ang amo ng bato, masama ang balik sa kanya ng dignum. Madam, paano yan? Eh, mukhang wala naman palang silbi yung dignum sa inyo. Eh, balik pala sa inyo yan eh. Eh, baka maging mitsapayan ang buhay nyo, katulad nung kay Tandang Alicia. Eh, si Alice lang pala kinikilala ang araw mo ng dignum. Alam mo, wise talaga yung matandang Alicia na yan eh. Akala ko, kapag nakuha ko ang dignum, hawak ko na ang kapangyarihan walang kapantay. Hindi pala. Pero mas wise ako sa kanya. Dahil may paraan pa ako para ako maging amo ng dignum na to. At mas malinaw na sa akin ng laban. Mas alam ko na kung anong dapat kong gawin. Oh, eh ano pong gagawin niya, madam? Kailangang mapatay ko ang amo ng digno. Ililigpit ko si Alice.
ilabas mo yung imported na ham at saka yung bacon. Pagkatapos magluto ka ng organic egg yung malalaki, ha? Kailangan sarapan mo, ha? Para sa anak ko yan. Tapos ilabas mo rin yung orange juice na galing sa duty free. Eh, ma'am, pwede pa po ba yun? Eh, matagal nyo nang binili yun, eh. Oo naman! Sayang naman kung itatapon yun, ano? At saka ang juice habang tumatagal, sumasarap. Eh, ma'am, di ba, yung wine yung habang tumatagal, sumasarap? Yung wine dating juice, huwag ka nang makipagtalo sa amo mo, ang aga-aga! Anak, ito munang kainin mo, ha? Sige po. Kasi nagpapaluto pa ako kay Rosa, eh. Ayan, mahal yung bread na yan, full weight bread. Healthy, tsaka mabigat sa tiyan. Pagkatapos, gamitan mo nito, oh, imported butter galing sa imported na baka at itong strawberry jam na imported, hindi galing Baguio, no? Ayan. Okay, ayan. Ako na. Sa anak ko yan! Ma? Rosa! Ma? Rosa? Ma? Labas mo nga yung ano, pandesal na binili ko kahapon. Yan. Yan ang para sa inyo. Ano man? Ay, bakit? Kahit pinatulog ko yan dito, hindi pa rin kami okay, no? Eh, kagabi naman, parang yung halik-halik sa akin yan. Ma, tama na po. Kalimutan na natin yung mga nangyari noon. Pwede naman tayo magsimula ng panibago, eh. Handa naman po si Tatay Peng na maging tatay ko ulit. Sana kayo din. Sana matanggap mo siya. O sige. I will try my most. Pero no promise. Basta gusto ko lang masaya ka para kahit pa lang doon makabawi ako. Sa asawa ko. Ba't siya nagkaganyan? Matilda! Nako, wala naman ako nakuha sa matandang yan ng kahit na ano. Walang silbi. Hindi katulad mo. Maraming salamat, Panying. Dahil hindi ko na kailangang i-torture ka para makakuha ko ng impormasyong kailangan ko. Eh, chismosa ka naman palang mangkukulam ka eh. Nakikinig ka sa usapan na may usapan. Bad yun. Bad na kung bad. Ang importante, alam ko na ngayon kung ano ang sikreto ng dignum ni Alice. At wala na makakapigil sa mga plano ko. Sayang nga lang, dahil hindi na kayo ulit magkakasama-sama ni na Alice. Dahil oras na gawin ko ang mga plano ko, hindi na kayo magkikita-kita ulit. At kung sa bagay, dahil mababait kayo, pwede pa rin pala kayo magkita-kita. Yan nga lang, dun na, sa itaas. Diba? Ang babait nyo eh. Oh, gusto mo pa? Ace, okay na. Ako na. Hindi ako na, Alice. Ako na. Sige na. Ayan. Maingga ka mabuti. Salamat. Anak, nung huli tayong nagkita, patay na patay ka kay Queenie. Take na take ko yun. Gusto ko yung batang yun, eh. Pero ano nangyari? Bakit? Naghiwalay ba kayo? I'm confusion. Ama, wala na po kami. Hindi ko rin po kasi nitindihan yung mga naramdaman ko yung mga panahon na yun, eh. Ha? Isa lang po ang klaro. Totoo na po yung naramdaman ko ngayon. Anak. Okay naman kung wala na kayo ni Queenie, no? Labas na ako doon. Wala na akong magagawa. Pero bakit naman sa lahat na naman ng babaeng pipiliin mo, yan pa. Nakakalimutan mo na yata kung anong mga kamalasan ang dinala niyan sa atin, lalong-lalo na sa kapatid mong si Spain. Teka nga muna. Nasaan nga ba si Spain? Di ba magkakasama kayo? Ha? Yun nga po sana yung sasabihin namin sa'yo. Bigla na lang po kasi nawala si Spade, eh.
Hindi ko po maipaliwanag yung dahilan. Ano? Nawala? Bakit? At hindi ko maintindihan. Nagkita nga kami. Eh, tutulungan nga sana kaming makawala kay Esmeralda. Tapos ginamitan siya bigla ng magic. Hindi ko maintindihan. Nawala na lang siya. Oh my goodness! Si Spain nawala? Ang dahil sa'yo? Pinapasok kita sa pamamahay ko. Pinakain kita ng mga imported na mga pagkain. Yun pala! Umalis ka sa pamamahay ko! Garin! Umalis ka! Ha? Umalis ka! Garin, garin. Lumalis ko na! Magpayaw ka sa akin! Umalis ka! Oo! Wag naman! Anong wag? Wag! Wag! Eh, nung una, kinulam niya si Spain. Pagkatapos ngayon, winala! Hindi ko na yan mapapatawad, Ace. Hindi ko na mapapatawad! Lumayas ka! Lumayas ka! Ma! Kung papaalisin yung sasama ako sa kanya, wala namang kasalanan si Alice sa mga nangyari kay Spade, eh. Kaya sana huwag kayo magalit sa kanya. Ganon? Ganon? Sige! Gusto mong kampihan yan. Sige! Sumama ka dyan sa... Sumama ka dyan sa babaeng yan! My God! Iwanan niyo ako! Iwanan niyo ako! Iwanan niyo ako! Sa lahat ng ginawa ko sa inyo, pinakain ko kayo, pinatira ko kayo dito pagkatapos ngayon, yan pang babae niyang kakampihan niyo! Sige! Umalis kayo! Iwanan niyo ako! Iwanan niya ako? Ma'am, eto na po yung expired na juice. Papa Jesus, andito po ulit kami. May hingi ng tulong. Alam po namin na kailan po makakatulong kay Ate Alice para gumawa ng paraan para iligtas sina Tatay Ipeng, Nanay Andeng, at Tia Panying. Miss na miss muli ni Ate Alice yung mga pamilya niya. Sana po magkabubuo na po sila. Sana po buo na po ang pamilya nila. Baka nakukulitan na din po kayo sa akin, Papa Jesus. Pero sana ako din po. Sana magkasama na din po kami ni Nanay. Miss na miss ko na po si Nanay. Gusto ko na po maramdaman ang yakap ni Nanay. Yung mahigpit at mahinip na yakap niya. Gagawin ko po ang lahat para mahanap ko po si Nanay. Tulungan niyo po kami, Papa Jesus. Miss ko na po si Nanay. Arawain niyo na po, Papa Jesus. Hindi na po. Madam, ano na po ang plano nyo para maligpit nyo yung amo ng dignum? Kung ako po sa inyo, madam, unahan nyo na po si Alice. Tama ka, Tom. Kailangan kumilos ako agad. Kailangan mapalapit sa akin si Alice nang hindi niya alam. Dapat hindi siya handa. Kailangan mabigla siya. Hindi niya alam na nakapasok na siya sa patibong ko. Yun lang ang tanging paraan para matalo ko si Alice. Ah, eh so paano po paghanda si Alice? Takot kayong kalabanin siya, no? So tama si Hilario. Talagang top-notcher si Alice na manggagaway. Kaya hindi siya pwedeng talunin na kahit sino. Kaya kong talunin si Alice. Wala pang pinapanganak na manggagaway na pwedeng makatalo sa kapangyarihan, ganda at talino ko. Ayaw mo! Hindi na naman. Naniniwala. Yun nga sabi namin. Very convincing kayo. Sobra. Ako naman matatago, ha? Sige. Tagot-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa dilim-diliman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Wally! Wally, anak, tulungan mo ako! Wally, bakit po, Nay? Nahihina ako! Tulungan mo! Tulungan mo! Huwag kang sumigaw.
kailangan na kitang makausap. Kung gusto mo pang makita ang nanay mo, susundin mo lahat ng ipagagawa ko sa'yo. Dalhin mo sa akin si Alice. Ano po kakaiba kay Wally? Parang hindi siya magpakali kanina pa at sabi niya sabi siya sa bagay ni Ate Alice. Oh, ano namang problema dun? Magbibigay ako ng kahit anong halaga basta't mahanap niyo lang ang anak ko. May mga detalye po ba kayo sa pagkawala ng inyong anak? Merong masamang mangkukulam na ginamitan siya ng kapangyarihan para mawala siya. Naisip ko lang na palagi akong natatakasan ng Alice niya. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko, matakasan man niya ako. Hawak ko pa rin siya sa iyo. Bakit? Kumusta? Mukhang na-miss niyo ako ah. Gusto ko lang sana magpasama sa iyo eh. Bakit? Saan? Gusto ko